Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa special solo episode ng Ang Buhay at Batas. Ito po ang inyong lingkod na abogado ng masak, si Attorney Nikki De Vega. Kamusta po? Alam ko na medyo na-delay ako ng pag-shoot ngayong araw. Meron lang kasi akong mga inasikaso. But thank you at sinamahan niyo ako. Alam ko Sabado. Well, syempre, naka-ECQ tayo. So, most of us actually ay nasa bahay. Kasi bawa naman talagang lumabas at maglakwat siya. Pwede lang po lumabas yung mga magtrabaho, yung mga apor, o kaya kung bibili ng essential goods. Pero bawal po tayong maglakwat siya ngayon. And maraming salamat po pala sa patuloy niyong pagsuporta. Kasi malapit na po tayo maging 50,000 subscribers sa YouTube. So, please po, kung may time kayo, subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Plus, like and follow our Facebook page. I think higit 55,000 ang followers sa ating Facebook page. So maraming salamat po at huwag po natin kalimutan ang ating regular na teleradyo show Ang Buhay at Batas kung saan kasama ko si Attorney Carda Nicolas tuwing Martes 12 to 1 po ng tanghali sa Radyo Bandido TV Channel 224 Sky Cable, lahat po ng digital free-to-air television, GMA, Afford the Box, DZRJ, 8:10 AM radio. At of course, syempre, nasa Facebook at YouTube. So ito, ba't ako sumisigaw? Kasi phone ko gamit ko, so hindi ko alam kung nasasagap. Alam mo yung parang, obvious na matanda ako, alam mo yung pag nasa cellphone, ang lakas-lakas ng boses. Kasi hindi mo sure kung baka mamaya hindi ka naririnig or ang hina. So, babati po tayo sa ating mga katropa. Unang-una si Jerry Lynn. Good morning, Attorney Nikki. Hi, Jerry from California. Yan. Si Rossi Gold. Sabi niya, wow, ganda niyo, Attorney Nikki. Good AM, ingat po. Thank you, ha. Siyempre, si Tess Galapon pronto. Attorney Nikki, present ako. Si Cedruol Balburias. Good morning po, Attorney Nikki. Uy, nakakatuwa, daming new names. Si Rojas Ana Alferez, good morning, Attorney. Sa mga bago po, welcome sa katropang Ang Buhay at Batas. Marami po kayong matututunan dito. Si Gonzales Pagasian, Eileen Go. Hello po, Attorney. Shout out from Southern Leyte. God bless us. Malugo Cheres, good day po, Attorney. Si Jairin Anibar Lunar, good morning, Attorney Nikki. God bless always. Etong anak ko, on. Uy, kunin mo si baby. Nandito naglalakad sa likod ko mamaya, lumabas sa balcony. Ayan, sorry ah. Ikaw talaga may extra ka pa sa video ko. Si Princess Sarmiento, beautiful morning, Attorney. Si Ethel Buenavista, good morning po, Attorney Nikki. God bless po. Rosana Marcelino Erub, good afternoon, Attorney Nikki. Ayan. Si, nagsiskip, sorry, Marites Oliveros Muyat, good morning po, ingat po, God bless, thank you. Si Jenny Catamora, good day po. Hello po, Attorney, sabi ni Laika Velasquez. Buenas, ito, si Ephigene Bolon, hi, Attorney Nikki. Si Hannah, si Attorney Tess, hi, Katkat. Ay, ano pa eh, no, nag-extra pa yung aking anak. Si Iret Nodge, pa-shoutout po, Attorney, from Santa Mesa, Manila. Si Jam Morales, hello, Attorney, join ka sa business ko. Okay, so bago ang lahat, kung natutuwa po kayo sa itsura ko ngayon, thank you so much kay Debbie Inchong of Mary Kay. So this space is brought to you today by Debbie Inchong of Mary Kay. So hindi po ako nagko-commercial. Kumbaga ginagamit ko lang siya at nagpapasalamat. Mika, ang gulo-gulo mo dyan. Whoops, ang kulit mo, nagla-live si Mami. Nagpapasalamat po kay Debbie. Kanina nag-beauty session kami kaya na-late ako. So mula skincare hanggang makeup, no, ginawa ni Debbie. Talagang tinuruan niya ako. So thank you so much, Debbie Inchong of Mary Kay. So kung kailangan niyo pong pampaganda, lapitan niyo lang po si Debbie Inchong kung natutuwa kayo sa makeup ko. Ayan. Pero hindi po, hindi sponsored yun. Talagang ginagamit ko po siya. At thank you rin kay Masi Pineda ng Young Living. Kasi alam niyo, dahil diba sabi ko sa inyo, nagkasakit yung mga anak ko. Hindi naman COVID sa awa ng Diyos. Pero kasi, alam mo yung syempre, hindi kang pwedeng asa lang na asa sa gamot. Kailangan may mga natural. So yon sa mga essential oils, thank you so much. Nakakatulong sa mga bata. Okay, simulan na natin. Daming nanonood na mo dahil excited sila sa question. Ang question ni Leah. Hello, magandang umaga. Magtatanong lang po ako, kung may laban po ba ang kabet na pinahiya ng asawa kahit wala namang ginagawang panggulo ang kabet?
at kusang nagsaliksik ang asawa pero wala siyang ebidensya na magkasama ang asawa at angkabit. Salamat po, sana mapansin po niyo ito. So basically, Leah, so assume ko ikaw yung kabit, di ba? Hindi ka nang gugulo, pero pinapahiya ka pa rin ng legal wife, no? Ini-iskandalo ka. So tinatanong mo kung may laban ka ba? Sige. Well, una, Leah, sorry, pagalitan lang kita, ha? Alam mo talaga, hindi naman ako judgmental, pero alam mo, aside from immoral yung ginagawa mo, illegal din siya, no? That is, pwede kang makasuhan ng legal wife, ikaw at ang kanyang asawa ng concubinage, no? So, just a reminder, of course, hindi kita i-judge doon. Para lang, ano, kasi, syempre, sabi nila, ang hirap naman kalaban daw ng luha ng babae. But, andyan na yan. Okay? At buti nga si Leah, hindi siya yung tipong kabit na nanggugulo. Kasi may mga kabit na talaga ang lalakas ng loob, sila pa nang-aaway ng legal wife. But let's talk about itong sa sitwasyon ng kabit. E paano yun? Pinapahiya siya ng legal wife. Ibig sabihin ba, porket kabit siya, hindi na siya pwede magdemanda? Hindi po. So makinig po kayong legal wife. Hindi ko pa ito nararanasan. Pero syempre, tip lang po. Alimbawa, may kabit yung asawa natin. Huwag po nating pahiyain kasi pwedeng ikaw pa ang makasuhan ng kabit. May cause of action sa iyo yung kabit kasi pinahiya mo. Ang tawag po dyan kung pinapahiya mo is oral defamation or slander. So ano po yun? Yun yung pinapahiya mo isang tao, dinidiscredit mo, dinablockin mo yung reputasyon niya, malisyoso ito, may publicity, meaning may ibang tao nakakakita ng mga sinasabi mo pang insulto, kumbaga yun ang element ng publication doon, at na-identify, which is, diba, na-identify yung kabit, sinasabi yung pangalan mo, pinapahiya ka. So, that is slander. So, pwedeng magkaso yung kabit sa legal wife ng slander or oral defamation. Eh, ang tanong ni legal wife, eh, bakit? Eh, totoo namang kabit siya. So, pwede ba ako madimanda doon? Yes, pwede ka madimanda doon. Alam niyo bakit? Mag-ingat po tayo. Yung slander, oral defamation, yung namamahiya po tayo ng ibang tao. May, yung proof of truth, ibig sabihin yung pruweba na totoo nga namang ginawa niya yun, hindi siya absolute defense. Okay? So, halimbawa, pinahiya mo yung kabit. Eh, totoo namang kabit siya. Hindi po depensa yon. The only way na magiging depensa ang katotohanan is that kung ginawa mo yung pananalita mo with good motives and for justifiable ends. Okay? So, hindi po pasok dun sa good motives and justifiable ends kung mamamahiya po tayo ng tao. Hindi porket legal wife ka, of course, ah, don't get me wrong, hindi sa kinakampihan ko, pero ito po kasi yung batas eh. Hindi porket totoong kabit yon, ay ibig sabihin, pwede mo na siyang pahiyain. Okay? Kasi hindi good motive yon. Hindi rin siya true justifiable ends. Meaning, kung kabit siya, idemanda mo na lang sila. Yun yung sinasabi ng batas. Hindi mo dapat pinapahiya. Diba? Yun yung ano nila. Hindi porket, let's say, kahit nga, talagang totoo na kabit yan, hindi mo pwedeng pahiyain kasi pwede kang madimanda ng kabit. Hindi po depensa na, ako legal wife eh, so pwede ko siyang pahiyain, pwede ko siyang siraan. Hindi po. Pwede kang madimanda ng oral defamation or slander. Ang serious slander po, ha? Pwede kang par... Uy, ba't nawala ako? Ayun, 4 months hanggang 2 years, 4 months na pagkakakulong o kaya fine na 20,000 hanggang 100,000 pesos. Kung serious slander yon, meaning halimbawa yung reputasyon talaga ng kabit, maayos sa society, tapos talagang nayurakan ang pagkatao niya, yun po yung serious slander. So imagine, pwede ka kahit legal wife ka, pwede kang makulong hanggang 2 years, 4 months dahil siniraan mo yung kabit. Kung simple slander siya, let's say hindi naman ganun ka laki ang damage dun sa reputasyon ng kabit, ang parusa lang ay aresto menor. So 1 day to 30 days na pagkakakulong o kaya fine na hindi hihigit ng 20,000 pesos. Okay? So yun po. At kung pinahiya mo siya sa Facebook o sa social media, mas mataas po yung penalty. Magiging cyber libel po siya. At kung cyber libel, pwedeng umabot po ng 8 years na pagkakakulong kung papahiyain niyo po yung kabit sa social media.
Sorry ah, alam po maraming nagwawala ngayon, nakikita ko yung mga messages. Siyempre, as a legal wife, ang sakit na ginanong ka na nga, tapos ikaw pa pala pwedeng makasuhan. Pero kasi po, ang rational ng batas natin, you cannot correct a wrong with another wrong. Or sabi nga nila, tinuturo pa rin sa amin sa law school, you cannot take the law into your own hands. So, makinig po mga legal wife, huwag niyo pong iskandaluhin yung kabit sa Facebook, sa social media, o sa personal, kasi pwede po kayong makulong. Pwede pong magdemanda yung kabit laban sa inyo sa pamamahiya at pangsaskandalo ninyo. Okay? So, ang gawin niyo na lang po is idemanda niyo na lang po sila ng asawa mo para yun po yung tamang paraan. Ganun po yung batas natin. Pasensya na, ako'y messenger lamang at tagapagbigay ng explanation ukol sa ating batas. Wow! Ang daming nanonood! Nakakatuwa! Nakakatuwa! Thank you again kay Debbie Inchong na Mary Kay para sa itsunang to ngayon. Okay? At si Masi Pineda para sa ang bango ng kwarto namin kasi naka-essential oils kami, sabi ko nga, para maganda ang kalagayan ng aking mga anak. Okay, so ang haba ko na nagsasalita, maraming salamat po at kailangan ko na magpaalam. Bukas po ang tabayanan nyo si Attorney Carlo Nicolas. Muli po, itong inyong abogado ng masa, si Attorney Nikki De Vega. Bumabati sa inyo na. Happy Saturday!